Pero sa ngayon, yung monkeypox ay talagang nakabantay tayo dahil nasanay na tayo rito sa COVID, nakabantay tayo ng husto. Pero siguro masasabi natin sa ngayon, madaling masabi na wala tayong kaso dito sa Pilipinas sa ngayon. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Since you met recently with some officials regarding the ICC probe, will the Philippines rejoin the ICC? And will the Philippines meet the September 8 deadline set by the ICC to provide observations on the planned reopening of the probe on the drug war? We'll have three questions from the Malacañang Press Corps, starting with Ms. Maris Umali of GMA7. Sir President, the first question is, what are your instructions to the Department of Health given that there is an increasing case of COVID in the country? Specifically po, mataas po yung positivity rate seen in the Visman areas. That's exactly this what we have here now, this booster rollout is really because it was born of the discussions that I had with the Department of Health, with Yusek Perel and all her staff to find out what really was the situation. But we have to remember that the situation now in August 2022 is very, very different from it was maybe in July, June of last year. We have now the vaccines, and many, many people have been vaccinated already. Subject of the booster rollout actually came about because we were talking about the face-to-face classes this coming semester. So, sabi namin, paghandaan na natin lahat. Ang rekomendasyon ng DOH ay sabi nila, wag lang yung mga bata. Lahat na dapat mapabooster na natin. Ligtas na sila dyan sa COVID or Omicron and its variants. Yes, it's unfortunate. We have recorded our monkeypox case, one monkeypox. Let me stress on that. It is one monkeypox case here in the Philippines. And as of now, the patient, yung pasyente ng monkeypox ay pagaling na at malapit, umuwi na yata. Yeah, nakauwi na. We don't have any more cases of monkeypox. But even then, I want to be very clear to everyone, this is not COVID. Walang, hindi kagaya ng COVID ito. Hindi kasing, hindi nakakatakot kagaya ng COVID, yung monkeypox. Parang smallpox. Parang kami, smallpox, marami namang gamot. Kaya pwede naman natin gamutin. Pero, again, ganun din eh. Kagaya ng lahat ng sakit, kailangan malinis ang mga kamay natin. Medyo mag-ingat lang tayo sa sanitation, yung mga bagay-bagay na ganyan. Pero sa ngayon, yung monkeypox ay talagang nakabantay tayo dahil nasanay na tayo rito sa COVID, nakabantay tayo ng husto. Pero siguro masasabi natin sa ngayon, madaling masabi na wala tayong kaso dito sa Pilipinas sa ngayon. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Since you met recently with some officials regarding the ICC probe, will the Philippines rejoin the ICC? And will the Philippines meet the September 8 deadline set by the ICC to provide observations on the planned reopening of the probe on the drug war? No, the Philippines has no intention of rejoining the ICC. A meeting that we had with the Solgen, the Secretary of the Department of Justice, kasama na rin dyan si Senator Enrile, who has become my legal advisor. Amongst other, we also see Attorney Harry Roque because he's involved and recognized by the ICC. Ang meeting namin ay dahil sinasabi ngayon na itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganun? So anyway, para alam natin ang gagawin natin, if we will respond, if we will not respond,
kung ano, kung sakali man sasagot tayo, ano magiging sagot natin, or possible din, hindi pa sa hindi natin papansinin dahil hindi naman tayo sumasailalim sa kanila. So, the ICC is a very different kind of a court. Kaya pinag-aralan muna, sinabi ko sa inyo, pag-aralan nyo na mabuti yung procedure para tama yung gagawin natin. Kasi hindi natin, siyempre, kailangan baka ma-misinterpret yung ating mga ginagawa. Kaya liwanagin natin kung ano ba talaga ang dapat gawin, sinong susulat, kanino, anong ilalagay sa sulat, etc., etc. Mr. President, good afternoon. Good afternoon. Rex po from CNN Philippines. Diba po yung House Bill 9652, yung dun sa honoraria and tax exemptions for poll workers. Can you tell us more about your veto? The bill that you're talking about was supposed to give tax breaks to election workers, right? Vinito ko because I've always said, hindi ko, halimbawa, doon sa VAT ng gasolina, sinabi ko kagad, hindi ko babawasan yung VAT ng gasolina, pero yung mga tinamaan ng pagtaas ng gasolina, bibigyan natin kaagad ng ayuda. So, ganun din ang iniisip namin. Kasi, isipin niyo, we are trying to simplify yung payment ng BIR. Ngayon, kung lalagyan natin ang bagong kategorya yan, and there will be a more chance of leakage, na confusion, mas mahirap gawin, mas magkakaproblema, baka yung iba, the red tape, makakain lang ng red tape yan. So, that's one reason why we did not do it. But as a matter of principle, ang sinasabi ko, hindi kasi pagka nagkumuha ka ng tax subsidy, hindi mo alam kung sino ang makakakuha. Dahil kahit yung hindi nangangailangan, nakakakuha ng subsidy. Hindi naman dapat sila bigyan. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na kinalimutan natin yung ating mga election workers. Meron, babalikan natin sila. Pagka nagka-eleksyon, edi titignan natin sino ba talaga ang nagtrabaho, ilang oras sila, ilang araw sila nagtrabaho dito, ano yung kanilang position, sila yung nag-ano doon sa makina, whatever it is. And then, doon tayo magdadagdag ng ayuda. And we do not have to put a new section, a new category sa pagbayad ng tax. Dahil ang sa pagbigay ng ayuda, yung buong makinarya na pagbigay ng ayuda ay nandyan na. Sasabihin na lang natin, okay, isama natin doon sa mga magiging beneficiary ang mga election workers. Yun ang gagawin namin. Yun ang para maging mas maayos ang pagbigay pati ng ayuda. Yung national ID, we are counting on the national ID to help with that. Di kung sakali hawak na nila national ID, wala na. Hindi na sila mag-a-apply, hindi na sila kahit na anong gagawin. Basta papadala na lang namin yung ayuda.